Sa may 200 pampasaherong bus na bumabiyahe na sa EDSA Busway, 3 bus units pa lang ang mayroong pintuan sa kaliwang bahagi. Mula sa bus company na HM Transport ang inisyal ng mga bus unit at madadagdagan pa ito ng 7 sa Setyembre. Maglalabas na rin ang RRCG Transport System ng left entry door bus ngayong Linggo. Ayon sa Department of Transportation, ang bagong konsepto ng mga bus ay nakapagbibigay ng mas maayos na pagsasakay at pagbababa ng mga pasahero ng mga public utility bus sa EDSA. Naaayon ito sa setup ng mga bagong bus stop sa EDSA na nakatayo sa innermost lane. Gayunman, nilinaw ng DOTR na hindi pa nire-require ang mga left door bus dahil patuloy pang pinag-aaralan ang pagiging epektibo nito, gayon din ang pagsasaalang-alang sa financial standing ng mga operator. Pero para kay HM Transport founder Homer Mercado, hangad nila na makasunod sa mga patakaran ng pamahalaan sa kabila ng dagdag gastos at mahinang kita sa kanilang operasyon. So hoping makatupad kami, makaservisyo kami sa tao, with the protocols na ipinatutupad. Although at the loss kami financially, 50% lang yung seating capacity na pwede namin gawin. Para naman sa grupong Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO, dagdag pahirap ito sa mga bus company. Kapag ginawa nila sa kaliwa ang ating mga sakayan, ang lalabas dyan, gagastos pa ng mahigit kumulang 100,000 ang bawat mga operator. Ngayon, ang maiiwan ngayon dyan, yung mga maliliit na mga operator. Sa kabila ng mga ito, nakapagbibigay naman ng mas mabilis na biyahe sa mga pampublikong bus ang EDSA Busway. Ayon sa Department of Transportation, kung dati ay umaabot ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe sa EDSA sa pagitan ng Monumento at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ngayon ay kaya na itong tawirin sa loob lang ng 45 minuto hanggang 1 oras. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.